Well, 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 mga kapopong, kumusta? Well, don't worry mga kapopong, dahil ang topic natin ngayon ay purong-purong patungkol sa connection ni Jackie Chan dito kay Bruce Lee at sa kung paano nga ba natulungan ni Bruce Lee itong si Jackie Chan sa pagtupad ng pangarap nito. Actually, noong mga panahon na ginagawa yung pelikula ni Bruce Lee na may title na Enter the Dragon, ay isa itong si Jackie Chan sa mga maswerteng napili na maging stuntman itong pelikula na ito. At sino ba naman ang hindi makakalimot sa eksenang ito? Yes mga kapopong, ito ang eksena na sumugod itong si Jackie Chan dito kay Bruce Lee. Actually, noong mga panahon na ginagawa nila itong pelikula na ito, ay may isang istoryang sinabi itong si Jackie Chan na hinding-hindi niya malilimutan at sobrang ikinagulat din ng marami. Well, may isang eksena kasi dito na hinataw ni Bruce Lee itong si Jackie Chan ng isang stick. At noong mga panahon na kinat o tinapos na yung eksena na yun, ay biglang nilapitan ni Bruce Lee itong si Jackie Chan at sobra-sobra na lang ang pagsasorry niya dito kay Jackie Chan sa kanyang nagawa. Pero alam niyo ba ang ginawa ni Jackie Chan dito? Actually, sa totoo kasi hindi naman pala talaga nasaktan itong si Jackie Chan doon sa ginawang paghato ni Bruce Lee sa kanya. Na ang katotohanan pala nagkunwari o umakting lang siyang nasasaktan upang lapitan siya ni Bruce Lee at mahawakan at makausap siya nito. Yes mga kapopong, ginawa ni Jackie Chan itong paraan na ito upang mapansin siya ni Bruce Lee. Well, dahil nga dito sa ginawang paglapit at paghingi ng sorry ni Bruce Lee dito kay Jackie Chan, ay dito ay instantly na nakilala na niya ang pangalan ni Jackie Chan. Well, base nga doon sa isa sa mga interview dito kay Jackie Chan, ay binanggit niya ang mga salitang "It's so nice to hit by Bruce Lee." Well, sa madaling salita, ay ang sarap daw pala sa pakaramdam na masapak ng isang Bruce Lee. Well, anyway, maiba tayo saglit ng istorya. Natatandaan niyo pa ba yung kwentong bowling ni Jackie Chan? Na noong mga panahon na pupunta itong si Jackie Chan sa isang bowling center, ay bigla naman niyang nakasulubong itong si Bruce Lee? Yes mga kapopong, ito nga yung mga panahon na sumama itong si Bruce Lee dito kay Jackie Chan upang magbowling. Pero alam niyo ba ang hinding-hindi malilimutan ni Jackie Chan sa pangyayaring ito? Actually, noong mga panahon kasi natapos na silang magbowling, at noong mga panahon na ihahatid na ni Jackie Chan itong si Bruce Lee sa isang taxi, ay bigla na lang lumabas ang salitang bye-bye dito kay Bruce Lee upang magpaalam dito kay Jackie Chan. Pero ang napansin kasi ni Jackie Chan habang papasok na ng taxi itong si Bruce Lee, ay bigla na lamang itong tumigil ang ilang segundo at tumingin dito kay Jackie Chan na para bang may gusto itong sabihin pero hindi na ito nasabi ni Bruce Lee at nagdesisyon na lamang itong pumasok ng taxi. Well, dahil tuloy dito sobrang laking palaisipan dito kay Jackie Chan sa kung ano nga ba talaga yung gustong sabihin ni Bruce Lee sa kanya na hindi naman ito nasabi. Na pagkalipas man ng ilang araw simula noong nangyari yun, ay bigla na lamang nagulat ang lahat ng sumakabilang buhay na itong si Bruce Lee. Well, dahil nga sa pagkawala ni Bruce Lee na ito, ay sobrang daming mga tao sa Hong Kong ang nagnanais na gumawa daw sana ng paraan ang mga directors ni Bruce Lee upang makahanap ng isang tao na posibleng pumalit dito kay Bruce Lee. Well, sa madaling kwento, ay ito nga si Jackie Chan ang isa sa mga nakita na posibleng pumalit dito. Pero isang araw ay bigla na lamang may nasilip itong si Jackie Chan na mayroong pagpupulong o meeting na nagaganap ng production ng kanilang pelikula at narinig niya ang mga salitang, "Ha? Si Jackie Chan? Yung stuntman? Paano sisikat yun ang liit ng mata noon at ang laki pa ng ilong noon?" Well, dahil nga sa mga narinig ni Jackie Chan na ito, ay bigla na lamang siyang napaluha at unti-unting umalis doon sa nakita niyang pagpupulong. Pero still siya pa rin ang napili ng mga direktor upang gumawa ng pelikula. Na sa hindi naman inaasahan hindi naman kumita. Well, dahil nga sa pangyayaring ito, ay sinabihan itong si Jackie Chan ng mga direktor na gayahin na lang daw yung mismong technique ni Bruce Lee. Pero ang nasa isipan naman ni Jackie Chan hinding-hindi niya daw magagawa kung anong meron technique itong si Bruce Lee. Actually, ang paliwanag kasi sa kung bakit nasabi ni Jackie Chan ito ganito kasi yan. Ang strategy kasi ni Bruce Lee sa kanyang mga pelikula talagang mga seryosong pagiging karakter. Na upang makilala naman itong si Jackie Chan bilang siya, at hindi bilang isang manggagaya ng technique, ay nagdesisyon na lang itong si Jackie Chan na baguhin ang nakagis ng martial arts movie na puro seryoso na lamang lagi ang mga karakter at
palitan ito ng action comedy. Yes mga kapopong, ito ngang action comedy ang naisip ni Jackie Chan na hindi naman niya akalain na ito palang action comedy na kanyang naisip ang magpapasikat sa kanya. Pero ang ikahahanga mo kasi dito kay Jackie Chan hindi niya talaga itinatanggi kung gaano talaga kalaki ang pasasalamat niya kay Bruce Lee. Na kung hindi dahil dito kay Bruce Lee, ay wala daw talaga tayong Jackie Chan na mapapanood ngayon. Pero alam niyo ba ang totoong dahilan sa kung bakit naisip ni Jackie Chan na maggawa ng mga pelikula na ang tema ay action comedy? Well, binanggit kasi ni Jackie Chan na, "I love actions but I do not like violence." Well, dyan pa lang sa mga salitang binanggit ni Jackie Chan masasabi mo na kung gaano talaga kabait na tao ito. At isa rin pala sa mga dahilan sa kung bakit sa halos lahat ng kanyang mga pelikula ay siya mismo ang gumagawa ng mga stunt at hindi gumagamit ng mga stuntman ay dahil gusto niya na siya na lang daw ang masaktan basta huwag na lang daw masaktan yung kanyang mga crew members sa pelikula. Well, sobrang bait talaga ni Jackie Chan. Well, last trivia na lang tayo mga kapopong ha. Alam niyo ba na ang ilan sa mga pelikula ni Jackie Chan ay alam nyo ba na ang kanyang mismong tatay ang isa sa mga extra dito? Yes mga kapopong, yung isa sa mga naglalakad-lakad doon sa kanyang pelikula ay ang isa pala doon ang kanyang sariling tatay. Na ang dahilan pala ng kanyang tatay ay upang makita o masupervise itong si Jackie Chan na huwag masyadong gumawa ng kanyang mga kahindik-hindik na mga stunts upang hindi ito masaktan. Well, dahil nga dito minsan ay sinasabihin na lang ni Jackie Chan ng kanyang tatay na walang schedule for taping para hindi ito sumama at upang magawa ni Jackie Chan yung mga kakaibang stunts na naiisip niya para sa kanyang pelikula. Well, anyway, tapusin na natin ang video ng ito. Ang hinding-hindi ko pala malilimutan dito kay Jackie Chan ay noong binanggit niya ang mga salitang, "Never give up, never give up. One day, you will succeed." Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi at hinding-hindi nyo malilimutan dito kay Jackie Chan? Well, gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, "Te amo!"